And to the teachers, alam mo dito, who toil and work tirelessly to educate our young. Kasali na po dito yung hinihingi ninyo. Hindi naman siyadong malaki, pero it will tide you over during this hard time. A little bit bigger than before. Ito ang naging pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang 4th State of the Nation Address noong Lunes, July 22, 2019, na ikinatuwa ng ilang mga guro at nurse sa Nueva Ecija. Anim na mga guro kabilang ang kanilang principal ang aming nakapanayam sa Nueva Ecija National High School na nagsabing sila ay natutuwa dahil sa wakas ay napakinggan na rin ang kanilang hinaing na taas sweldo. Pero sana naman daw ay hindi ito nalalayo sa itinaas ng sahod ng mga sundalo at pulis. Ayun, masaya po ang mga guro dahil finally po napakinggan na ni Presidente yung hinaing. Pero sana po kung mapagbibigyan yung pagtaas pong ibinigay sa mga kapulisan natin, ganun din po sana yung ibigay sa mga guro kasi lingkod bayan din po kami sa ibang paraan. Sarap sa pakiramdam, masaya ano, na madadagdagan yung sweldo namin kasi nga sa totoo lang, yung pagtsatsaga, yung pagod ng teacher is sabi nga hindi matutumbasan. Napakalaking biyaya kung sakaling man na matutuloy yun. Dahil talagang every sona ng Pangulo, reality speaking, yung talaga yung inaabangan namin. Kung ano yung sasabihin niya for our educational system. Para kina Ana Eloise Ocampina at Evangeline Mejia, bagaman isang magandang balita ang sinabi ng Pangulo para sa kanila, ay iniingatan pa rin nilang huwag umasa ng mataas. Somehow, we are hoping for increase or big increase ng salary. Kaya lang, medyo minamanage ko din yung expectation ko kasi baka hindi naman siya talaga kasing taas nung gusto natin. For us, it's good news. Kaya lang, we do not want to dwell on the false hope. Alam mo yun, yung papaasahin ka lang hanggang sasabi lang. Kasi diba, sabi nga, pinangakuan ka na, umaasa ka pantuto pa rin. Anila, anumang halaga ang maidagdag sa kanilang buwan ng sweldo ay lubos nilang ipagpapasalamat sa Presidente dahil maliban sa kanilang mga personal na pangangailangan ay makadadagdag din ito para sa pagpapaganda ng kanilang mga silid-aralan. Dagdag ni Ocampina at Mejia, nararapat din naman talagang makatanggap ng dagdag na sweldo ang mga kaguruan dahil tulad ng mga pulis at sundalo, sila man ay lumulusong din sa giyera laban sa kamangmangan at iba't ibang karakter ng bawat batang kanilang tinuturuan. Teachers are soldiers as well. Nakikipagbakbakan din po kami sa kamangmangan araw-araw. So we are also trying to find solutions so that we can lessen if not eradicate ignorance and innocence po sa community po natin, especially po sa ating mga kabataan. Kami din, nakikipag-gera din kami. Just try to imagine dealing with students like sa isang classroom, 40 students with individual differences. 40 bata na iba't ibang ugali, iba't iba ang pinanggalingang environment. So araw-araw parang it's more of a battle din para sa amin. Giniit naman ni Secondary School Principal for Rowena Kawili ang malaking papel na ginagampanan ng mga guro para sa pagbibigay ng kaalaman tungo sa pag-unlad ng anumang profesyon. Kanya-kanya ng galing ang mga pangulo, kanya-kanya ng ginagawa. O, dito kay Pangulong Duterte ay satisfied naman tayo. Huwag naman kami iniuhuli sa mga police at sa mga army, sa mga military man. Diba? Kailangan kasi lahat masaya, hindi lang mga police, hindi lang army, kundi ang mga teachers. Kasi ang wala pong army, walang doktor, walang police, kung walang teachers. Sa kasalukuyan ay nasa salary grade 11 o mahigit 20,000 pesos ang sweldo ng isang teacher 1. Inaasahan naman ng mga nurse sa ELJ Memorial Hospital na mula sa entry level na salary grade 11 o may katumbas na 20,754 pesos ay magiging salary grade 15 o sweldong mahigit sa 30,000 pesos ang kanilang mga sweldo mula sa bagong salary standardization law na binanggit ni Pangulong Duterte sa kanyang SONA. Ayon kina Assistant Nurse Edelmira Bahakan at Head Nurse ng Medicine Annex 3 Candida de la Cruz, ang nakaambang pagtaas ng kanilang mga sweldo ay makatutulong upang hindi na umalis pa ng Pilipinas ang mga kagaya nilang nurse upang magsilbi sa ibang bansa. Napakalaking tulong ito para sa ating mga nurses. Para noon, ang mga nurses natin dito sa Pilipinas magsilbing sa ating kapwa Pilipino. Siyempre, hinihintay yun ng mga nurses gawa ng
marami ang umaalis, 'di ba? Kasi mas malaki yung ini-offer sa ibang bansa. Alam naman natin 'yon, 'di ba? Kaya yung mga nurses talaga, lalo na yung mga bata pa, nagpupunta talaga sila doon para makaipon. Pero kami medyo dito na tumanda ganun. Ay, okay lang din naman, lalo na kung love mo din yung trabaho mo. Pero syempre, nag-aaspire na tumaas yung salary siya. Malaki naman ang pasasalamat ni na acting head nurse ng medical ward na si Maylene Corpus at OB ward Rowena Reyes sa presidente dahil sa paglalaan nito ng pansin sa pagtaas ng sweldo ng mga nurse. Sobrang saya kasi at least napansin na po yung matagal na naming hinaing na mga nurses. Hindi lang po sana sa government, sana po isama natin yung mga nasa private sector kasi talaga naman po kami ang mga frontliner. Well, that's what President Duterte said, na yung teachers and nurses, binibigyan niya talaga ng pansin para magtaas ang sweldo, na maging standardized ang salary. Sana naman bigyan pansin na talaga. Jovelyn Astrero para sa Balitang Unang Sigaw. Unang Sigaw.